Good morning po, Sir Nebb, at sa buong Pinoy Creepypasta. Tawagin nyo na lang po akong Ted. Ito po ang kwento ng kalsada sa lugar namin kung saan napakaraming buhay na ang kinuha. Ang sabi ng tatay ko, ang kwento raw noon ng lolo niya ay bahagi ng isang malaking maisan ang kalsada na kilala sa amin na Killer Bend. Papaliko kasi yon, hindi naman blind curve dahil damuhan lang ang nasa likuran. Madaling makita ang paparating sa kabilang linya. Pero sa kung anong dahilan ay madalas talaga ang aksidente roon. Ngayon nga po, maisan daw yun dati ayon sa lolo ng tatay ko. Noon daw panahon ng mga Kastila ay private property yon ng mayamang pamilya na Filipino na may lahing Espanyol. Mga mata pobre ang may-ari at nanlalatigo pa raw. May ilang alipin daw na pinatay roon at sinunog dahil lang sa mga pinakasimpleng dahilan. Noong umalis ang mga Kastila sa Pilipinas at pumalit ang mga Amerikano, ay nagkaroon daw ng lakas ng loob na lumaban yung mga alipin. Nag-aklas daw ang mga yon, kinuha ang mga alagang hayop, mga imbak na pagkain at pananim. Pagkatapos ay sinunog ang mansyon, pati na ang maisan. Pinutulan daw ng paa at kamay yung mag-anak na walang ya at iniwan sa nasusunog na mansyon. Tatlong araw raw na umuusok yung property. Wala na raw kailangang linisin dahil tupok na tupok yung buong lugar. Yung mga konkretong bahagi ng mansyon ay nagsibagsakan ng kusa. Panahon daw ng ikalawang pangulo ng Pilipinas nang gawing kalsada ng gobyerno yung lugar na yon. Doon na nga nagsimula yung mga aksidente. Noong umpisa raw ay walang nakakapansin sa hiwaga noong kalsada. Pero yung mga nakasakay sa kalesa ay napapansin na nagiging balisa ang mga kabayo kapag dumaraan doon. Yung ibang kabayo raw ay mahirap palakarin at nagwawala. Yung iba naman ay tumatakbo ng matulin. Dahil na rin sa mapamahiin yung mga lolo natin noon, ay kinatakutan ang kalsada at iniwasang daanan lalo na tuwing gabi. Nakalimutan na yung kalsadang yon hanggang sa ipasimento na nga. May mga nagtayo na rin ng bahay sa malapit doon at silang mga nagkukwento ng tungkol sa mga nagmumulto. May isa akong kaklase na taga roon na nagkwento na may matandang lalaki raw na gumagapang at umuungol sa gilid ng kalsada. Nang lapitan daw nilang magpinsan ay nakita nilang duguan tapos putol ang mga braso at binti. Tatawag daw sana sila ng saklolo dahil akala nila ay naaksidente. Pero bigla na lang daw tumawa ng nakakaloko yung matanda. Pagkatapos ay tinawag silang tonto. Doon daw nila naalala yung kwento ng matapobreng mag-anak. Nagtakbuhan daw sila noong pinsan niya. Pero isang kilalang kwento rito sa amin ay yung truck na sumadsad talaga sa gilid ng damuhan. Ang sabi noong driver at pahinante ay may matanda raw na pumara sa kanila. Pero noong huminto sila ay hindi naman nila makita. Hindi sila aware na delikado roon sa kalsada na yon, kaya nagpatuloy lang sila. Wala pa raw isang minuto na nakakaandar uli yung sasakyan ay biglang may sumilip na matanda doon sa bintana ng driver's side. Tinawanan daw yung driver at napasigaw sa gulat. Pagkatapos ay inagaw yung manibela at pinasunod sa direksyon ng damuhan. Doon na nga bumaliktad yung truck. Mabuti at nakalabas kaagad yung mga sakay noon at naikwento nga ang karanasan nila. Pinakamalala na roon yung nakamotor na magsyota. May kasalubong silang kotse na nawalan ng kontrol nang pumutok ang gulong. Pumailalim yung motor nila at yung babae ay nadaanan ng rim ang kalahati ng katawan. Naging parang manananggal, Sir Nebb. Yung lalaki naman ay napugutan ng ulo. Kalahating oras din na nagsisisigaw yung babae bago namatay. Ang sabi noong driver ng kotse ay may iniwasan siyang matandang babae na humaharang sa kalsada. Pagkabig daw niya ng manibela ay biglang sumabog ang gulong ng kotse niya at doon na siya nawalan ng kontrol.
maraming naniniwala sa kwento noong driver. Pero pinanagutan pa rin niya yung namatay na dalawa. Kahit pa nga yung killer Ben talaga ang sinisisi ng lahat. Noong high school ako ay usong-uso sa amin ang motor. Yun ang service ng karamihan sa mga estudyante. Mga walang lisensya pero dahil hindi naman national highway ay malalakas ang loob na magmotor. Isa ako sa mga malalakas ang loob na magmotor noon, Sir Nebb. Pagandahan kami noon ng motor, paramihan ng accessories at pabilisan. May mga illegal na karera kami tsaka mga motor show na kami-kami lang din naman ang nag-organisa. Takot akong makipagkarera, kaya ang kategory lang na sinasalihan ko ay yung pagandahan ng forma ng motor. Ginagastusan ko talaga yung gayak ng motor ko, pero bonus na lang yung mga contest. Ang pinaka-purpose ng motor ay pamporma at pang-akit ng mga babae. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Nebb. Isa ang motor ko sa pinaka-pogi sa lahat. Hindi ako pogi kaya yung motor ko na lang ang pinaporma ko ng malupit. Dahil doon ay nakakabingwit ako ng magagandang babae. Itago na lang natin sa pangalang Sam yung girlfriend ko nung time na yon. Pero noon din ay nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Joy Marie. Nakilala ko si Joy Marie sa motor show. Aali-aligid lang siya roon at patingin-tingin sa mga motor. Morena siya at long hair, kaya nangingibabaw siya sa mapuputing babae na naroon. Maagang umuwi noon si Sam dahil sa curfew niya. Paghatid ko sa kanya ay bumalik ako sa venue. Doon ko na nga nakausap si Joy Marie. Tagong-tago nga kami kasi baka may makapagsumbong kay Sam. Nagkapalagayang loob kami at sabihin na nating naging side chick ko siya. Tumagal lang naman ng 2 weeks ang relasyon namin kasi nalaman ko na hindi siya tao. Ako lang ang nakakakita kay Joy Marie, Sir Nebb. Hindi ko alam kung nabaliw ba ako noon o ano. Doon lang kami sa venue ng motor show nagkikita. Hindi ko siya mahalikan kasi umiiwas siya. Kapag nga magkausap kami ay para akong may COVID. Naka-social distancing kami. Nasabi ko na may relasyon kami dahil pinagtapat namin na gusto namin ng isa't isa. Para nga kaming MU. So nalaman ko nga na hindi siya tao noong inalok ko siya na umangkas sa motor ko. Kasi lagi lang siyang nakaupo roon. Tapos kapag tatabihan ko siya ay bigla siyang aalis. Sabi ko, gusto mong itry mag-backride? Matagal bago siya sumagot. Pero napapayag ko rin siya. Ako ang unang sumakay. Pagkatapos ay umangkas siya. Tinignan ko siya sa side mirror nang maramdaman kong sumakay na siya. Pero paglingon ko sa salamin ay wala si Joy Marie. Nang lingunin ko siya sa likod ay wala na nga siya. Malawak na open space yung lugar na yon, Sir Nebb. Hindi niya ako matataguan ng ganun kabilis. Kaming dalawa lang din ang naroon. Pero sa loob ng ilang segundo ay nawala si Joy Marie. Magmula noon ay hindi ko na siya nakita. Pinagtanong ko pa siya sa iba kong kakilala kung nakikita nila si Joy Marie. Yun ka kung babaeng kausap ko na morena at long hair. Pero walang nakakakilala o nakakakita sa kanya, Sir Nebb. Si Sam lang daw ang nakikita nilang kasama kong babae. Hindi ko alam kung multo siya o engkanto. Minsan nga ay iniisip ko na baka nasiraan na rin ako ng ulo. Naisip ko ngang magtanong-tanong kung may multo ba roon sa venue ng motor show. Kasi lumang gymnasium yon dito sa amin. May mga nagsasabing meron. May mga nagsasabi ring wala. Pagka-graduate ko ng high school ay sa Maynila na ako nag-college. Matagal-tagal din akong hindi nakabalik sa lumang gymnasium. Pero noon ngang bisitahin ko yon ay may mga nakatayo ng bahay. Parang mga informal settlers. Hanggang ngayon po, Sir Nebb, hindi ko alam kung ano ba talaga si Joy Marie. Pero isa siya sa hindi ko malilimutang parte ng kabataan ko.
Hello po, Sir Nebb. Ako nga pala si Patrick. Share ko lang po ang kwento ng anak ng ninong ko. Close po kasi ako kay Ninong Ray. May anak siyang lalaki na kasing edad ko. Pero madalas sabihin ni Ninong na sana ay ako na lang ang anak niya. Pasaway kasi si RJ, yung anak niya. Elementary pa lang kami ay madalas na siyang isumbong ng classmates niya sa mga naging adviser niya dahil sa kapilyuhan. Minsan na nga siyang dinala sa probinsya dahil kinailangang itago sa mga nagawa niya ng kalokohan. Sa tuwing may kasalanan si RJ ay sa tatay ko naglalabas ng sama ng loob si Ninong. Puring-puri ako ni Ninong at si tatay naman ay todo pangaral sa akin. Huwag na huwag ko raw gagayahin si RJ dahil wala siyang masasabihan ng hinanakit. Alangan naman daw kay Ninong siya magkwento, edi doble disappointment na raw yun. Dahil sa obvious na pagpabor sa akin ni Ninong ay nagkaroon kami ng gap ni RJ. Hindi naman niya ako ginagago pero hindi niya ako kinikibo hanggang sa magbinata na kami. One day nagulat na lang ako na pinuntahan ako ni RJ sa university kung saan ako nag-aaral. Kinausap niya ako at tinanong kung may alam ba akong mauupahan. Ihanap ko raw siya. Ayoko sana siyang tulungan pero naisip ko na out of desperation na kaya sa akin siya lumapit. May nahanap naman akong apartment. Ang akala ko ay lilipat na siya roon. Pero ang sabi lang sa akin ni RJ, dalhin ko raw doon yung motor niya. Nagulat ako kasi hindi ko alam na may motor na pala siya. Matagal na raw umuungot ng motor si RJ kay Ninong. Pero hindi siya binibilhan kasi nga loko siya. Pumayag naman ako. Dinala ko yung motor sa apartment na nakuha ko. Binigay ko na lang sa kanya yung address. Doon na nagtapos ang business namin. Next na nalaman ko ay may lalaking pinatay na binalita sa TV. Pag nanakaw raw ang motibo dahil kinuha yung gamit at motor noong lalaki. Yung motor ay walang iba kundi ang motor na pinadala sa akin ni RJ. Alam kong yun yun dahil sa initial na KH sa bandang headlight. Kinabahan ako noon, Sir Nebb. Natakot akong madawit sa gusot dahil ako ang nagdala ng motor doon sa apartment. Sinakyan ko yun. Noon ko na-realize ang intensyon ni RJ kung bakit sa akin pinadala yung motor. Balak niya akong i-frame up. Sinabi ko kaagad kay tatay ang tungkol doon. Nagdalawang isip pa siya kung sasabihin yon kay Ninong kasi sobrang akusasyon naman daw yon. Kahit pa nga totoo ay 50-50 kung sino sa aming dalawa ni RJ ang paniniwalaan ni Ninong Ray. Dahil siyempre inaanak lang ako at anak naman niya yung involved. Pero bago pa man kami makapagsabi kay Ninong ay may dumating ng mga pulis. Pero hindi para arestuhin ako kundi para kunin na witness. Umamin na raw kasi si RJ sa krimen. Ang sabi ng may-ari ng apartment, may naririnig daw siyang nagtatalo sa loob ng unit ni RJ. Pagkatapos ay may kalabugan at mga boses ng lalaki. Natakot daw yung may-ari kaya tumawag ng pulis. Naroon lang sa labas ng unit yung may-ari at nag-aabang. Pati nga raw mga kapitbahay ay nag-aalala na. Bago dumating ang mga pulis ay lumabas mula sa backdoor si RJ. Walang galos o pasa sa katawan. Pero umiiyak na humihingi ng saklolo dahil ginugulpi raw siya sa loob. Noong pumasok naman yung mga kapitbahay ay maayos na maayos yung loob ng unit. Walang bakas ng gulo at walang ibang tao. Doon na raw umamin si RJ na pinatay niya ang may-ari ng motor na dala niya. Pagdating ng mga pulis ay sumama na siya. Dala raw ng adiksyon sa droga kaya akala ni RJ ay minumulto siya ng may-ari ng motor. Pero papano naman maipapaliwanag na pati yung may-ari ng apartment at mga kapitbahay ay naririnig din yung komosyon. Sir Nebb, 3 buwan lang sa kulungan si RJ. Hindi siya nahatulan dahil natagpuan na lang siyang patay. Walang foul play. Natural cases ang kinamatay niya. Pero sabi ng mga kasamahan niya sa selda ay may kinukwento si RJ na lalaking nakamotor na dumaraan sa tapat ng selda nila tuwing gabi.
Share ko lang po ang experience namin sa isang tiktik o manananggal yata. Hindi ko po matiyak kung ano kasi pakpak lang naman yung nakita namin at narinig yung huni ng ik-ik. Pero tsakpong aswang talaga ito dahil hinabol kami. Kasalanan ng kaibigan kong si Unad kaya kami hinabol ng aswang. Galing kami noon sa panonood ng liga sa kabilang bayan. Mga pinsan niya yung mga player ng isang team kaya full support si Loco at sinama pa ako. Talo sila kaya bad trip si Unad. Para mawala yung bad trip niya, naisipan niyang mag-stroll muna raw. Motor ko yung gamit kaya sabi niya ipapagas na lang daw niya. Samahan ko lang daw siya sa may ilog. E di sige. Kaso bago kami makarating sa ilog, huminto muna kami sa lugawan at nanlibre siya. Pagdating namin sa ilog, doon siya nagbawas. Tawa ako ng tawa, Sir Nebb, kasi yun pala kako ang balak niya. Sana umuwi na lang kami at nang nakapaghugas siya ng maayos. Tinawanan niya lang din ako at sinabing ganoon daw talaga kapag magtitrip, sasagarin na. Habang dumudumi siya roon sa ilog, lumakas yung hangin. Pero hindi yung tipong dahil sa malakas na ihip ng hangin. Instead, para bang may electric fan na umiikot. Kasi sa iba't ibang direksyon nagmumula yung hangin. Gumagalaw yung mga damo sa kanan, tapos maya-maya sa kabila naman. Tawa pa rin ang tawa si Unad, kaya sinaway ko siya. Tinuro ko yung paiba-ibang galaw ng hangin. Noong tumahimik siya at nag-obserba na rin, biglang may humuni ng ik-ik. Napatakbo talaga ako noon, Sir Nebb. Naiwan si Unad kasi kinakaw-kaw pa niya yung tubig para mahugasan ang puwet niya. Paglingon ko kay Unad, saktong nakita ko yung malaking pakpak ng paniki, mga ilang metro lang sa taas ni Unad. Sobrang laki talaga. Parang yung malaking payong ng micromatic. Sigaw na ako ng sigaw kay Unad. Tinuturo ko yung nilalang sa ulo niya. Si Unad naman na inaayos pa yung pantalon niya, pinagpag yung ulo niya. Naghalo yung tawa at sigaw ko kasi naalala ko na naghugas siya ng puwet tapos kinuskus niya yung buhok niya. Noong humuni uli yung ikik, sigaw na naman ako. Naunahan pa ako ni Unad sa motor. Parang tanga naman, imbis na i-start yung motor kasi nakasuksok pa rin naman doon yung susi, ay naupo lang doon sa likuran at sinigawan ako. Pagsakay ko sa motor, wala nang seremonya. Start na sabay-sibat. Napayakap sa akin si Unad. Dinig pa namin yung nilalang na lumilipad. Tapos panay ang hampas ni Unad sa likod ko kasi sinusundan nga raw kami. Nasa taas lang daw. Highway naman yung palabas sa ilog pero walang dumara ang sasakyan. Hindi ko alam kung maiihi na ba ako noon o ano. Pero ang nasa isip ko talaga ay mamamatay na kami. Iniisip ko na sana mahanap pa ang bangkay namin, na sana ay hindi gaanong masakit. Sumuko na ako, Sir Nebb. Payapa na yung pakiramdam ko. Hanggang sa makarating kami sa boundary. Pabalik na kami sa amin. Tsaka lang ako kinabog ni Unad sa likod. Wala na raw. Hindi na kami sinusundan. Pagtingala ko ay nawalan kami ng panimbang. Natumba kami sa kalsada. Pero imbis na bumangon ay humilata lang kami roon at nagtawanan. Akala tuloy ng mga rumisponde sa amin ay mga lasing kami. Simula talaga noon, hindi na ako pumapayag kapag si Unad ang nagyayaya na mag-stroll, lalo na at nakamotor lang. Pakiramdam ko kasi may dala siyang malas. Yung kamalasan niya at yung dumi na nasa damit ko dahil yumakap siya sa akin ang kinaiinis ko talaga. Maliban pa roon sa hinabol nga kami ng aswang. Ngayon kapag naiisip ko yun, nagtataka ako kung hinabol ba talaga kami o napadaan lang kami sa ruta ng aswang at wala talaga siyang pakialam sa amin. May kaibigan po akong may third eye. Isishare ko po ang mga kwento niya sa akin. Ako nga pala si Terence at ito ang kwento ng kaibigan kong si Lindon.
Noong bagong lipat kami rito sa lugar na ito, ay si Lindon ang kauna-unahang lumapit sa akin para makipagkilala. Sinabihan pa nga ako noon ng ibang kapitbahay na baka trip ako ni Lindon, kaya nakipagkaibigan agad. Sir Nebb, bating po kasi si Lindon at may masama siyang reputasyon dito sa amin. May minanyak daw siyang minor de edad. Nagpabayad lang yung pamilya kaya hindi siya nakulong. Pero sa version naman ng kwento ni Lindon ay walang pangmumolestya na nangyari. Mahabang kwento pero naniniwala ako sa salaysay niya. Matagal ko rin kasing nakasama si Lindon at niminsan ay hindi ko nakitang lumandi siya. Anyway, malayo naman ang sexual preference ni Lindon sa ikukwento ko tungkol sa kanya. Bali Sir Nebb, siya yung sinasabi kong kaibigan na may third eye. Wala siyang pinagsasabihan ng kakayahan niyang yon maliban sa akin. Alam yon ng mga magulang niya syempre. Pero bukod sa kanila at iilang kaanak, ay ako lang ang hindi nila kadugo na nakakaalam ng ukol doon. Kaya lang ay bale, kakaiba yung third eye niya. Ang nakikita niya kasi ay yung kamatayan ng mga tao. Kaya rin hindi nila pinagsasabi ang tungkol doon. Baka raw, imbis na makatulong siya, ay mapag-isipan pa ng hindi maganda, lalo pa nga at may pangit siyang reputasyon. Ang kaibahan nga lang, hindi niya nakikita ang mga taong lumalabas sa pangitain niya hanggang sa oras na mamamatay na ito. Malabo raw ang mukha ng mga tao sa pangitain niya, kaya kung murder man o ano ay hindi rin nakakatulong, basta may makikita lang siya. Kagaya ng isa naming kapitbahay na security guard. Tatlo kasi yung mga gwardiya na yon, Sir Nebb. Magkapatid tapos pinsan nila yung isa. Ang nakita raw ni Lindon ay holdapan at mababaril yung isa. Binalaan niya yung mga yon. Sinabihan na mag-iingat sa trabaho at maging mapagmatsyag sa mga kliyente. Sinabihan lang daw siya na hindi siya type ng mga yon, kaya manahimik na siya. Apat na araw ang lumipas ay na-hold up nga ang bangko na pinapasukan noong isa sa dalawang magkapatid at nabaril. Natupad yung pangitain ni Lindon. Marami pang pangitain si Lindon, pero ang hindi mawala-wala sa mga nakikita niya ay yun daw lalaking nakamotor. Dalawang lalaki raw na ang isa ay may baril. May isang lalaki raw na babarilin ang mga yon. Pagkatapos ay aagawin ang bag. Hindi raw pamilyar sa kanya. Ang description niya ay medyo mataba at maputi ang buhok. Nalaman niya na maputi ang buhok dahil nang bumagsak daw sa kalsada ay nakita niyang nakalugay yon. Ilang taon na niyang nakikita ang pangitain na yon, pero wala naman siyang kakilala na ganoon ang kinamamatay. Hanggang sa nawala na rin daw ng kusa ang pangitain niyang yon. Fast forward 2018. Pasko yon at umattend ng Christmas party ng kumpanya nila si Lindon. Kailangan daw ay naka-costume. Ang costume niya ay Santa Claus. Malaki ang tiyan niya at naka-wig siya na puti. Saglit lang na lumabas ng building nila si Lindon para mag-yosi. Bumili rin daw ng chicharon sa napadaan na magbabalot. Pagkatapos noon ay may riding in tandem na tumira sa kanya. Sa ganoon po nagkaroon ng katuparan ang pangitain ni Lindon tungkol sa dalawang lalaking nakamotor na babaril sa isang matabang lalaki na maputi ang buhok. Siya po pala ang nasa pangitain niya. Hindi lang niya nakilala dahil costume pala ang suot. Magtatatlong taon nang patay si Lindon, Sir Nebb. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin yung gulat ko sa nangyari sa kanya. Siya ang kauna-unahang kaibigan ko dito sa lugar namin. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Shadow Weavers. Makakasama ko po ang iba't ibang narrators dito, kagaya ni Yana, Midnight Man, Mephisto, at ang bago nating makakasama doon si Sia.
Pinaghalo din pong fiction at true stories ang narration namin doon. Sana po suportahan nyo rin mga kapasta, Shadow Weavers. Maraming salamat po.